Ayun mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back muli sa ating munting channel, ang Rowel of Malalag. So, sa mga bago pa lang po sa ating munting channel mga kalingap, don't forget to subscribe, like, and share po tayo mga kalingap. And also po kina Kuya Var, Kalingap Rab at the end of vlogs. And the rest of the team po, ng Team Kalingap and Raw Boys. And syempre kay Rachel Morales Vlogs. So, in for today's vlog mga kalingap, muli po tayong babalik dito kina Ate Christy after po ng ilang days na naribon cutting natin yung bahay, na turnover natin sa kanila. Mag-surprise visit po tayo sa kanila mga kalingap na kumustay natin dito. Kung ano po ang sitwasyon ng paglipat nila dito, no? Wala po itong cut, na walang cut-cut yung video natin mga kalingap. Wala po itong ano, biglaan po ito. Kung ano yung maabutan natin. Siyempre nandito tayo sa medyo malayo pa ng konti. And andun yung bunggo. Ayan. Diretsuhin natin mga kalingap, no? Para makita niyo po. Kasi alam naman natin, may mga anak si Ate Christy. Na, para makita natin kung ano pong sitwasyon sa loob ng bahay. Actually, ang ganda po ng bahay. Na, tingnan na lang po natin ngayon kung kumusta. Kumusta mga kalingap. Ayun mga kalingap po. Ayan sa labas. Check natin yung bahay mga kalingap. Ganda po. Ang ganda ng kulay. So, sa labas. Mga upuan. May mga wire. Ito yung tarpaulin na hindi pa tinanggal mga kalingap. Bordagol, hello po. Hello po. Ay, ate, kumusta po? Medyo ayos lang. Guwapo mo niya na ito. Ang nangyari sa bahay, kailan lang kayo nakalipat? Nung pag-ribbon cutting? Nung ribbon cutting po. Nagagawa na lang kami ng ano dyan. Pero pagkakain lang po kasi namin. Hmm. Ano to, bilog? Bilog po yan. So, ayan. Wala po itong cut-cut yung video natin. Kamusta naman yung pagtira niya dito? Maganda. Okay naman. Pero doon pwede ba? Medyo ano ba? Wala eh. Bakit? May ano kasi po ako. So, may ano? Kasi yung ribbon cutting po kasi natin. Isama po yung ribbon. Bakit? Yung mga tinatanong po na tayo. Bakit? Yung palit ulit din po kasi yung sinasabi ko yung ano. Yung alin? Something sa pagkatao. Dahil bando natin, sumama yung loob mo. Di ba tapos na yung ribbon cutting po? Di ba tapos na? Tapos na, pero ayoko madamay ka. Wala. Bakit madadamay ako? Kasi ang bait mo sa akin. Wala. Out ako doon natin, ha? Out. Isipin niyo po. Wala, walang problema. Doon walang issue doon. Kung ano man yung sinasabi niyo, walang, hindi makaka-apekto sa akin. Ha? Siyempre, ikaw yung active sa akin. Wala problema yun, walang problema kasi ginagampanan ko lang ate yung tungkulin ko bilang charity vlogger. Kaya nga hindi ako sumusuko sa inyo sa pagbisita dito. Pero, sa sinabi ni Pebble, walang mali doon. At isa pa, hindi ako naapektuhan po. Ako yung concern. Ako yung iniisip mo. Ako yung iniisip na maapektuhan or magiging masama doon. Talaga doon. Pero iniisip ko kayo na yawan kayo din. Kasi ang dito ate, yung pagiging totoo natin, no? Kaya tayo tinulungan dahil naging totoo tayo. Ako talaga no? Totoo ako doon. Oo. Yan yung ano natin, yan yung pinagawakan natin na totoo tayo. Kaya palagi kaming binibisita dito. Kasi siyempre alam namin yung sitwasyon mo, no? Salamat. Oo. Dahil hindi ko nang sawa sa amin. Dahil ganito yan, ang sa akin, dapat hindi ka nagpanin ng sama ng loob kasi unang-una pa lang, alam naman na ng lahat kung ano ang buhay mo. Oo. Kasi doon pa lang sa pag-interview ako, di ba? Or kaya Mario. Hindi ako nag-anong po naglihim. Talagang sinasabi ko. Kaya ako mong ikakaya. Yung mga ano ko po, iniisip ko. Kaya ano ba sila? Ikaw yung makapagpayo sa kanila na ng anak na nito. Kasi ikaw yung makaintindi kayo sa anak mo dapat. Kasi kung ginasama mo lang ng loob yung para sa akin, hindi lang din po yun, Kuya Alex. Ano bang doon? Ano pa? Yung parang tinuri kong magulang, tapos yung pala yung dahilan na nasira sa akin. Siya dapat yung bigyan ng contact sa'yo.
sa mga kapatid ko, parang ang tatong kaparaan, lumig ako. Tapos ngayon, nagka, ano-ano na, sabi ko kasi may dahilan ng Panginoon. Naginawa mo ng paraan. Ibig sabihin, yung pinasama ng loob mo, hindi lang doon. Hindi lang doon. Sa ibang tao. Sama talaga nag-trigger yung sama ng loob. Parang sama na din po yun. Kaya nga, dapat sa amin, na-insist namin yan sa'yo na hindi ka dapat, hindi dapat maging kasama ang loob mo kay Kuya. Si Kuya Bal, nilarespeto namin yan. Kilala namin ang ugali ng Kuya Bal. Kaya sabi ko po, hintayin ko na lang sila bago magsalita. Kasi gusto ko magsalita ko na yaw po. Kailan mo kong tabot ko nung paulit-ulit niya pong sinasabi na ano, ganito, may mga, meron tatawanan po kami noon. Madami po nang akadawang nakiwayo pala. Pero ayos lang yun, nandun tayo sa akin kasi, hindi, ganito ko yan. Yung pagiging totoong tao, hindi natin dapat ikakahiya yan. Hindi ako nahihiya kasi nilalabas ko yan. Kaya nga, doon tayo dapat. Kasi sabi ko nga, kung hindi mo lawakan yung pangunawa mo, tapos ilalatag mo yung pagiging totoong tao mo. Kasi doon ka nakilala eh. Doon ka nakilala sa pagiging totoong tao mo. Doon na bago ang buhay, doon tayo nagkaroon ng ano. Kapatid ko, sinasabi ko yung kung ano ako, nainom talaga ako, lalo na pag-stress ko ako. Kasi siya na tayo. Pero hindi man dapat gano'n, no? Kung lawakan mo lang yung pangunawa mo. Kunti na lang nga ni Kuya Alex kahapon. Tapos kanina, talagang, sabi ko parang may nadalaw ko kung ano. Si Ate Met, ano ba nila yung pangunawa mo? Dapat i-open mo yung ano mo, i-open mo yung isip mo, hindi yung... Palipang mo, Kuya Alex. Kaya nga, sasarado mo yung sama ng loob mo sa isang bagay lang. O kung sumama ang loob mo, ano lang pala yun, tapos doon pala sa ibang tao, mas lalo. Masama ang loob ko sa kanya, pero smooth lang yun. Pero dito talaga sa akat, inakala kong baguran ko siya, tapos siya man din sana ang may lihim na hindi. Siya pa na nagtukso din sa panghamon sa kuwi ng pangbubulo. Ang magandang gawin mo dapat. Ito ang sabi niya doon. Pinbang ka alam. Bisbit pa siya. Ako na lang po mag-bitbit. Sinabi na natin yan nung una pa lang, no? Na yung inggit, nandyan lang yan. Ako po yan. Ako kaya nags marunong sa marunong. Nag-iwan na awa ako na talaga. Pinghanad ko ng kamo. Pero talaga makulong ng buhok ko. Pinuha ko siyang magmuran. Hindi ko lumabas sa kalan niya sa kamanin. Sana nang meron ang maano sa mo. Sino ba yun? Ate Jenny? Ate Jenny? Naari lang yung binila natin ang lupa. Pinabintang niya na magpukulong. Ikaw yung pinabintangan niya? Pinulam yung anak niya? Wala ka na, wala na siya doon. Out ka na doon sa kanya. Kasi isa pa, bayad mo yung lote na binili natin. Sinabihan pa nga yung kakampihan niya, hindi pa daw ako bayad. Oh, may papeles naman tayo. Katunayan mo na. Narinig yan mga tao dito sa nagtawang dito. Pero hindi ko dapat... Pero ang ano doon, may utang ka pa sa kuryente daw. Walang binayadan. Sabi niya. Yung binigay mong baga sa kuya na pa sa 1,000. Binayad mo sa kanya. Yun daw yung wala akong utang sa kanya, naman sa inupakan. Yung kuryente, bayad mo yung kuryente. Bakit nagagalit siya sa'yo? Hindi ko alam.
Ano ba? Tamangin mo siya. Tapos na ang usapan doon, hindi mo na dapat... Kung bayad ka na sa kanya, wala ka nang utang. Problema doon. Nakakapit ko sa mga ano. Pero, ano pa rin, di ba? Siyempre may utang na loob ka pa rin sa kanya. Di ba? Tinuro ko siya mag oras. Oo. Baka yung kinasasama niya, baka andyan pa yung ano mo, yung bubon mo, ay yung puso. Natural lang yun sa mga ganyan, ano, sabihin nilang ganyan kasi pagka may ingis kasi ka to. Kasi umaangat ka na kasi, di ba, may sariling bahay ka na. Ano, talagang dok mong pinaglag niya palang. Talagang ano siya? Hindi ko na din siya bengkin, di ba? Huwag mo na lang yun, huwag na, ano, huwag mo intindihin. Ano, gusto sa dapat hindi mo i-focus yung sarili mo sa ganung problema. Oo. Kasi wala mang magandang may dudulot kaya yan. Kaya nga, huwag kang puro natin. Wala naman. Dapat sila, buhay nila yon. Buhay mo rin yan. Focus mo sa mga anak mo, yung attention mo sa mga anak mo. Ito sa bahay, pagandahin mo. Para... Doon, nag-regos mo siya natapangan. Oo. Sabi ko, hindi man yun pwede. Konkreto ba lang? Bakit? Ano bang ano niya? Ano ba yung pangailangan niya? Sabi ko sa inyo na, ganunod na kasi ano na daw po siya, senior, bakit ito? Hindi man ito sa gobyerno, kung senior ka, tutulungan ka, hindi ito sa gobyerno. Ito kasi yan, may criteria kasi kami sa pagtulong, hindi po basta-basta pag sinabing, dong, tulungan mo to. Gagawin ka agad namin kasi... Kaya ako sabi ko po naman, hindi ko basta-basta. Kasi ganun ko ganyan. Yung mga mga para ka ng mga bago para ito. Alam mo ba yung nangyari sa'yo, di ba? Isipin mo yung sa'yo, vlog sa'yo, ilang taon bago nagkaroon ng ganito. Isang taon ba yung ganito? Diba? Tagal-tagal. Di po basta, di po biro ang pagtulong. Hindi po basta-basta ano. Kaya ako po ngayon, kung sinama mo ng loob lang yung ganyang bagay, eh para sa akin, ano yan, nababaw yan, hindi pwedeng dibdibin mo yung mga ganyang problema, magpapaka-stress. Wala dibdib ako, pero hindi ako mapagtanin. Kaya, magpapaka-stress ka sa ganyang problema, tapos wala namang magandang may dudulot sa'yo. Sorry. Walang say-say talaga, bakit mo seryosuhin yung ganyang problema? Kasi po. Kaya lang like, sa ano kung kapag siya kasi nare-renew. Hindi, ang mga bata, bata pa yan. Mm-hmm. Makakausap natin yan bilang isang nanay. Papaliwan ako yan. Pinapaliwan ako na. Papaliwan ako natin. Yan, meron lang yan. Ganun ako sabi ni Daniela. Mama, hindi kasi pinag-uusapan ako. Dito ko lang yan. Ibang isip ni Daniela po. Oo, alam nga natin kasi bata yan. Pero kung kayo yung nanay, nangalo, sabi ko nga, hindi basta, hindi rin basta-basta magpakatotoo. Dami ng paninilas kapin. Hindi lang ako nag-action. Kung hindi naman talaga harap-harapan na, ano, bakit ka papapit ko. Puro... Rinig-rinig lang? Kasi yung mga anak ko nakakarinig. Hindi man, ako dapat pagpaliwanag sa ganyang bagay. Dapat ipaalam mo, ipaano mo rin sa kanila, ipamulat mo rin sa kanila kung ano yung totoong buhay, totoong ikaw. Alam nila yan. Alexa, wala akong dilemas sa derecho. Siyempre, hindi man natin mawawala yan. Alam mo sakit pag paulit-ulit. Kaya nga, kung ilagay mo sa dibdib mo yan at hindi mo lalawakan yung isip mo, hindi mawawala sa'yo yan. Marami kong bunang ako kay Alex, pero mga anak kong binisip. Karami. Hindi sa inyo, labo ko yung mapapakama kayo kasi kayo nagtutulong sa atin. Hindi kami mapapakama kayo. Huwag nyo kaming intindihin. Hindi. Wala yan. Hindi pwede, hindi ko kayo intindihin. Kasi kung wala kayo, wala pabigot kayo. Kaya ko nang gano'n na babaliwalain ko yung tao ng tulong sa akin. Wala sa araw-araw, gabi-gabi ako umiiyak dito sa mga anak ko. Binangungot na gani ako dito. Sa
kakaisip mo yan. Sa kakaisip mo yan. Dapat yung sama ng loob, hindi yan tim-tim. Kaya nga, dinala kasi niya dito sa bagong bahay. Dapat na dito, dito na kayo sa bagong bahay, iwan mo na yung dating problema mo doon. No? Dahil dito, palibago, sinabi yung pati ako, palibago sa bago na yung bahay, baga na yung bahay. Kunting sabi mo, apektuhan ka pa agad dati. Kunting ano lang. Natural, natural yun. Natural yun yung loob mo. Natural talaga natural yan. Natural yun yung sabihin ng kapit ng iba dyan. Marinig mo talaga yan. Una lang yung mapatalo ako, pero ako itong... Wala bang ano? Wala bang words na... Ano? Bakit? Wala bang words na ano para sa'yo, sa sarili mo na anong pakialam nyo? Ano nga ganun, ano? Tahimik ako, anong pati nyo? Tahimik ako po yan. Kasi, yan po yung ano. Mahirap magdibdib ng ano ng problema. Yan yung lalabas yun yung sakit mo ito. Matitrigger yung mga sakit mo yan. Pag tumikim mo yung mga problema. Okay. Dapat. Yung stress na yun. Dapat ano. Inaway nga ako dito eh. Pagkatapos na report cutting. Bakit kaya naway? Ano bang rason? Lasing yun na. Lasing? Lasing yun. Wala sa sarili yun. Lasa ko pa ipagbabarang ko eh. Ganito mo na dito. Tinagawag ko ako kay Ikram. Pagbabatang ko din eh. Tag-arugan ko ako po ito. Taga saan? Ba't taga dito lang? Bisaya, Bisaya. Taga saan? Dito lang eh. Ano yan? Yung mga... may... Ingit lang yan. Mga ingit. Diba? Hindi man mawawala yan. Natural yan. Marami na kaming experience na ganyan. Mm. No, sa mga ano... Alam nyo dapat dito sa bagong bahay, dalhin nyo yung magaan na kalooban, hindi yung sama ng loob yung ipapasok mo dito. Si Alex, kahit ginan nyo na kami, hindi ako nag-aano. Hindi yung mga anak ko. Kaya nga. Nagkataraw na pati yung mga anak ko. Kung alam mong ano ka na, yung sobra na yung ano sa'yo, ba't tinilibdib mo, eh meron namang barangay na pwede mong malapitan, meron naman... Nasama ang loob ko kasi naman sa atin, natore ko mag-uaray yung papalamalan. Okay, so, nakakis, alam mo na ngayon, di ba? Nakakis, alam mo na. Hindi ka nabulag sa katotohanan na iniisip mo pa rin siya na magulang kahit... Ano na yung, alam mo na yung mali. Oo, alam mo na. Kaya at least ngayon, advantage sa'yo na alam mo na ang dahilan. At alam mo na yung totoo. Natulong. Di ba? Huwag kang magpa-apekto sa ganyang mga problema. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan din yung publika yun. Oo, diba? Pero itatanong natin kay Alex, masaya ka ba na nakalipat ka dito, ate? Oo. Kasi kung hindi kami nakalipat doon dito, baka kung anong ginawa sa akin doon. Then yun, ano? Pero ngayon, ang kaibahan kasi dito, nakalipat kayo sa bagong bahay, pero yung nasa paligid, ay, lumalabas. Ay, hindi kasi kanina lang kami nagakot. Hindi, yung nasa paligid nyo, lumalabas yung inggit, di ba? Sa yung iba na iinggit. Akala ko si mga gamit, kanina lang diba? Kami nagakot. Not unlike then, dati, doon pa kayo sa dating banyo, wala kayong kaaway, di ba? Wala nang iigit sa inyo. Kahit ko wala pa akong pamay, nagpakalabro so, pa ako. So, papipiliin ka pa at ibabalik kayo doon sa dating banyo, pero wala kayong kaaway, wala nang iigit sa inyo. O dito na kayo sa bagong bahay nyo. Dito din, matatapos na din yan. O, di ba? Isang salita lang, isang ano lang yan, isang beses lang yan na paranakot. Ano yung pinapakukay mo doon? Pang ano po ng basura. Tapon ng basura? Ah, tapunan. Kasi area sa'yo pa yun doon, di ba? Yung po. Okay. So yung hindi nyo na makagamit, doon nyo itatapon lahat. Tapos no? Ito pa, ang chismis pa pinakita. Hindi pa daw kami nakakabayan. Pero hindi ka pa nakakabayan? Bakit daw pinatayo ko ito ng bahay? Dito, dito. Sabi ko, libo-libo na lang baga. May pinapunayan pa ko kami. Sabi ko, libo-libo na lang baga. Binayaw ko ba sabi ng gano'n. Sino nasabi ba niyan? Taga dito? Wala yun. Kakabayo din tayo ngayon. Kakabayo din ako dyan. Sikapan mo lang.
5,000 na lang balance. 5,000 na lang balance kasi ang tabuan o ang isa doon. Bayad niya yung isa sa likod. Yun yung bahay nila. Andito kinuha niya para dito itatayo ang bahay. Nalugan niya. Tapos 5,000 na lang kulang. Masakit na po din sa kanuba ko. Tinuro siya magbura. Ayan. Hindi mo dapat... Hindi mo na problema yun, di ba? Sama ng loob yun. Dadalhin wala mo yan. Sama mo ng loob sa ganyan. Oo. Itinuring mo lang, hindi mo naman siya kaano-ano, di ba? Kaya nga, hindi mo siya kadugo, hindi mo siya ka... Ang masakit doon, ang masakit doon, kung talagang kadugo mo siya, na ganun yung ginawa sa'yo, hindi na masakit. Kaya ganyan ibang tao. Tsaka ano doon, siya pala yung... Kaya mo na mga tatas, alam mo na yung buong istorya, di ba? Buong katotohanan. So ngayon, mag-surprise visit tayo. Patay. Sino ba natutulog dito? Kami po. Nga babae? Si lalaki. Sabi niya pa bubuksan, hinilak niya lang sa bago. Eh, ikaw naman, dapat maglinis-linis ka. Huwag puro laro. Sino kasama mo dito? Si Kuya Ma? Iyo po. Ang bira. Ito yung kusina niyo. Ayan, may isang kaba na bigas tayo. Galing pa sa The Greatest Mommies. Ayan, Rochelle, The Greatest Mommies. Huli. So, ayan, ate. Ay, kala ko nabukog. Ayan, may dala kaming bigas. Ito. Thank you. May bigas na kayo. Ayusin mo yung damit mo. Kahit bigas lang po. Diba? Buko pandan pati yan, oh. Ba't naiyak ka? Wala na sa'yo kami. Ah, ay, sige. Kuya Victor, bawiin na lang natin. Umiyak siya. Dalawang araw ko si Kanulog na lang bigas. Sige. Dalawang araw, wala kayong bigas. Grabe. Mahal pati nito, oh. Ayan, oh. Ayan, ano mo sabi mo sa The Rochelle Greatest Mommies? The Greatest Mommies. Sobrang maraming mommies. Salamat po, to be honest. Wala po talaga kami bigas na itong araw na po. Itong araw, walang bigas. Anong kinakain nyo? Nagkagus po kami. Ha? Nagkagus. Ah, nagkagus kayo? Ano po, buti kahoy. Wala po talaga. Yung mga ano, nag-hukay pa kayo, nag-hukay? Upo, ito. Tarik-tarik po dyan. Kumakain to ng kagus din? Upo. Ika? Joy? Wala kayong kanin? Igwa. Igwa? Ano yan? Meron? Meron pala. Yan mo po, ay din. Pero, to be honest po talaga. Tapos, nagpuntang po ako ng pabili bigas. Kasi, yun, Joy. Dami nyo ng bigas. Anong sabi mo sa sponsor, Joy? Salamat. Salamat po. Sabihin mo. Marami salamat po. May bigas na kayo. Sabihin mo. Bulun mo. Ikaw na lang, Daniela. Ang sabi mo sa sponsor? Maraming salamat po sa nagtulog. May bigas na kayo, di ba? Oo. Magpuro lugaw. Maglugaw-lugaw na lang kayo. Maglugaw-lugaw. Upo. No, lugaw-lugaw na lang. At least may bigas. Ikaw, tayo. Hindi ko pa nga po. Masyadong... Tapos mo sa kanyan yan. Anong sabi mo sa sponsor? Ito ka. Ay! Ito ka. Arog kayo yan. Anong arog kayo yan? Anong arog kayo yan? Dito. Ha? Sige, ano sabi mo sa sponsor? Bisan mo. Nagbigay. Maraming salamat po sa mga nagbigay. May bigas na kami. Sabihin mo. Huwag kang maya. Si Kuya, matawagin mo doon. Hindi ko nga po siya rin ginagamit yan. Ayaw siya? So ngayon, ewan ko kung may... Masalimad po kami. Uy, ate, may na tayo. Thank you po. Panggasos-gasos yun dito, ha? Uy, baby, bawal ka ng pera. Bawal ka pera. Marumi yan. Ayan, galing yan sa Rochelle The Greatest Mommies, ang thank napakabait po natin ng mga mommies. Thank you Rochelle Greatest Mommies po sa binigay niyo po sa amin. Oo. Ito yung silang grupo, yung pumunta sa'yo, yung nagpayo sa'yo dito. O, talagang hindi ka nakalimutan, di ba? Sobrang salamat kahit po kasi may bahay kasi na, pero hindi pa rin nakalimutan. Kung wala po talaga ito, wala po kasi ang oo, ano ng mga anak. Ibili mo yan ang mga ulam-ulam niyo, ha? Pambaon ng mga anak mo. Binadjet po ngayon, binigyan niyo sa amin. Oo, di ba? Ito, hindi magsasalita. Mabibigay pa sana ako ng ano. Bulol yan.
Bulol. Sina, salamat po. Sabihin mo. May 100 ka dito. Ha? Salamat po. Ando? Oh, yan, 100. Thank you po. Oh, ikaw, salamat po. Give kay mama. Bigay mo kay mama. Pandagdag nyo sa ano. Ikaw naman, Bordagol, ano sabi mo sa sponsor? Bigay kay mama kasi mag... Sayo ka muna. Ganyan lang, sayo muna. Kanta na lang. Ay, 100 oh. Kanta na lang. Kanta na. Oh, 100. Sayang, 100. Oo, sige na. Marami ka nang mabibiling mapagkain ito. Ah, wala. Si Daniela na lang. Kakanta ka lang? Ay, condition. Kanta ka. Kanta ka daw. Ah, wala. Sayang mo. Hindi, kanta na yung... Dito ka. Dari na. Gusto niya kumanta. Buti pa si JJ. Meron na oh. Hindi kasi yung kumanta nung... Ah, sige. Kanta ka na. Kanta na. Sayang mo. Oh. Ano yung kakantahin mo? Sige, unahan mo. Sino yung maunang kakanta sa kanya na itong 200? Ayun na. Sige. Sino yung maunang kumanta? Ah, sige, kay Buti-Buti mo, Panginoon. Kay Buti-Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ang aking tapat kung magmahal. Ang iyong kalaan tapa sa walang buhay. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Oh, tunay na ikaw'y walang katulad, tunay na ikaw'y di mababago. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Uy, grabe! Palakpakan! Ayan, may 100. Sino yung isa? Si Bordagol? Hindi kumanta si Bordagol. Sayang yung pera mo. Ay, grabe, binigay. Bordagol, oh. Trimit. Talon ka muna, tatlo. Jump muna, tatlo. Jump! Sina? Sige, isa. Jump. Talon. Talon. Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, diba? Ang bilis lang. Thank you. Hindi mo kay mama. Ang sabi mo. Ay, grabe. Ay, binigay kay mama niya. Ang babait. Grabe, maswerte ka sa mga anak mo ate, di ba? Kaya, anong huling message mo bago kami lilisan sa inyong bahay? Huwag mo nang intindihin yung mga problema. Sobrang maraming salamat po una sa lahat. Hindi sa pagyayabang, hindi sa paghambog talaga po. Dong, ako talaga. Royal of Malala po talaga. Sobrang salamat kasi hindi ka nagsawa sa amin. Hindi talaga. Kasi ang pagkabait lang kayo, di ba? Totoo talaga yan. Hindi sa arwin nila kasi mga pagsalita. Pero sobrang salamat kasi hindi ka nagsawa sa amin. Then yung inaano ninyo yung mga anak ko kasi. Maraming salamat sa Royal of Malala. Sa lahat ng Rock Boys, kay Kuya Alex, sa lahat na nang nagpapayo sa kuya, then sa mga sponsor. Kung kaya ko lang sabihin lahat ang pangalan, kasi hindi ko pa bisado lahat, kilala. Kung kaya ko nang sabihin, din kilala ko na lahat sasabihin ko, pero sobrang salamat talaga dahil hindi kayo nagsasawa sa amin. Pinapasaya niyo kami. Kahit natin ako sa... Iyakin talaga ako sa... Nakapin mo sa mga. Nagdahil sa mga anak ko ng malakas yung loob ko na dapat bibigay na ako. Mayroon malalag po. Huwag po natin kalimutan sa darating na nags. Barakbo po siya. Ay, mamira ka. Kapitan. Kapitan. Kapitan ko din. Sige na, bye-bye. Huwag ka na mag-umot-imot dyan, ha? Yan ang may payo si... Sobrang salamat po. Sa ngayon, naunawaan namin kayo na hindi wala sa ayos yung ano nyo. Oo. Pero... sana pagbalik sana namin. Maayos nyo yan. Kasi inintindihin namin kayo kasi naglilipat. Nagpo kami kanina din. Pero mas maganda kung more ano pa, no? Maintain sa kalinisan, kaayusan. Oo, kaya may papayo ko din sa mga viewers. Huwag muna natin silang husgahan, no? Huwag niya po na kami husgahan. Oo, kasi nag-arrange pa lang. Nililinsan ko po kasi. Kaya, ang gagawin namin dito, hindi kami magsasabi kung anong araw kami pupunta.
No? Ano, magsabi po katulad. Oo, dapat malinis, no? I-maintain na natin yung kalinisan. Hindi diba? Ko ba alam, araw-araw kami nagda-down. Kaya lang kanina, sabi ko na mag-hakot tayo. Oh, hakot kayo dyan. Mag-hakot tayo. Hindi ko pa, hindi ko sasabihin. Basta pupunta kami ulit. Alis na kami, bye-bye. Then, thank you daw. Oo, walang ano man. Thank you sa pang-alaman. Bye-bye. So, ayun mga kalingap, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Thank you po mga kalingap, bye-bye. Thank you po sa The Greatest Mommies.